nasamsam ng mga pulis ang ilegal na droga at ilang matataas sa kalibre ng baril sa isinagawang raid sa Pasig. Tinutugis na ang tatlong ininalam miyembro ng Gun for Hire Group na pinainwala ang may-ari ng mga baril. Darito ang exclusive report ni Bam Alegre. Sa bisa ng search warrant, kinalugat ang mga pwersa ng Eastern Police District ang Mapayapa compound sa Barangay Santo Tomas, Pasig, alas 12 na tanghali kahapon. Ayon sa isang informant, patuloy ang pagtitinda rito ng ipinagbabawal na gamot kahit pa dati nang nabuwag ang Shabu Changge rito. Pinapatakbo pa rin daw ito ng Buratong Group kahit nakakulong na ang leader nitong si Amin Buratong. Unang siniyasat ang bahay ni Ronald Mamon ang sinasabing nangangalaga sa mga baril ng grupo. Gun for hire rin daw kasi ang grupong Buratong. Ilan lang ito sa mga high-powered na barel na nakumpiska rito, kabilang na ang AK-47 na hindi mo mabibili dito sa Pilipinas at nakukuha lamang sa black market. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung paano at kung saan nakuha ng mga suspect ang mga matataas na kalibre ng barel at bala. May isa pa raw armalite ng grupo na hinahanap din ng mga pulis. Sa isa pang bahay, nakuha naman ng mga sachet ng hinihinalang shabu. Dito raw nakatira ang isang alias Boy Negro, ang trigger man o berdugo naman daw ng grupo. Sa lugar na ito, posibleng ginagawa ng mga suspect ang kanilang pot session. Nagkalat pa rito ang mga paraphernalia na karamihan ay improvised. Pagdating naman dito sa labas, meron silang watchtower para maalertuhan sila kung may paparating na kalaban. Nakatakas ang mga suspect at posibleng natunugan daw ang paghahain sa kanila ng search warrant. Tinutugis din ang leader umano ng grupo na si Mac Mac, ang kapatid ng nakakulong na si Amin Buratong. It appears na na-abandon kagabi and we are having this investigated kung paano nangyari. Iniutos na ang manhunt operations para kay Ronald Mamon, alias Boy Negro at Mac Mac Buratong. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting.